Upang mas maging handa ang bansa mula sa banta ng El Nino, panukalang pagkakaroon ng water harvesting facility sa mga residential area, government offices at malalaking establishmento, isusulong sa kamera ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras live. Naomi, ikinababahala na ng isang mambabatas dito sa kamera ang naitatalang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kaya naman isang bagong panukala na nga rin ang ihahain dito sa kamera para iba yung matugunan ang sitwasyon. Sa one-on-one interview ng PTV kay Valenzuela City 2nd District Representative at House Committee on Appropriations Vice Chair Eric Martinez, nanawagan na siya sa publiko na magtipid ng tubig at paigtingin pa ang mga paghahanda ukol sa anumang pwedeng mangyari sa sitwasyon ng tubig sa bansa. Yan ay kasunod nga ng naitatalang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ang sitwasyong ito, sinabayan din kasi ng banta ng El Nino. Kaya naman sa ngayon, isang panukalang batas din ang nakatakdang ihain ng kongresista para matugunan ang sitwasyon. Kung every ang akada bahay ay merong sariling water harvesting facility natin tuwing umuulan, ay yan ang pinakamalaking dam para sa Metro Manila. Hindi magkaroon man ng problema ang gat, at least nababawasan natin yung problema. So, ito yung mga bagay na naiisip ko, and kung pagpasok namin ulit next Congress, I'll be filing a bill about a water harvesting facility. Hindi lang para sa mga residential areas, kundi lalo yung mga government offices, yung malalaking buildings, mga malls, resort, car wash, na magkaroon tayo ng sarili nating water harvesting facility. Sa panig ng House Committee on Appropriations, isa rin anya sa mga tututukan nila kapag nagsimula na ang budget deliberations para sa 2024 national budget ay ang mga programa ng gobyerno ukol sa climate change. Hindi man palaging napag-uusapan, ito na anya ang dapat tutukan ngayon ng pamahalaan ngayong lumalabas na tila patapos na rin ang COVID-19 pandemic. Kasabay naman ito, personal din anyang tututukan ni Congressman Martinez ang mga usaping pangtransportasyon sa bansa. We plan to do more in terms as vice chair ng appropriations na handling the transportation sector. Siguro ang isa sa tututukan ko in the last 2 years nitong term ko in Congress is we'll make sure we would have adequate funding for the transport sector, especially the rail and the subway. Na ngayon sinisimula na, full steam ahead. And of course, better facilities sa ating mga airports and ports. Naomi, nitong mga nakalipas na araw, una na rin nagpaalala ang iba pang kongresista sa ating mga kababayan na magtipid ng tubig at gumawa pa ng iba pang hakbang para naman matugunan ang sitwasyon at maiwasan ang water crisis hindi lamang sa Metro Manila kundi sa Pilipinas. Naomi? Mela, doon sa ihahaing panukala tungkol sa water harvesting facility ni Congressman Martinez, specifically paano ba ito makakatulong sa sitwasyon? Naomi, sa madaling salita, no, under itong ang sa bill na gusto ni Congressman Harvesting Facility, ang gusto niya, bawat bahay, iipunin yung mga nakukuhang ulan at iba pang tubig. At dahil dito, bawat pasilidad at bawat established building sa bansa ay talagang imbes na talagang magkalat lang o masayang yung tubig, yan ay mapapakinabangan sa ibang bagay. Dalawaan niya yung purpose niyan, hindi lamang makakatipid sa tubig, makakaiwas din sa baha kung sakali dahil nga may ipon sa bahay-bahay at sa mga gusali ang mga tubig at dahil dyan ay magkakaroon na kahit papaano nakabawasan sa pangailangan sa tubig, hindi lamang sa Metro Manila pero kundi sa iba pang panig ng bansa kung yan nga ay maisa sa batas. Naomi? At kapag nagbalik sesyon ng Kongreso, posible rin bang imbestigahan ng mga kongresista itong isyu sa tubig? Naomi, for context, no, bago magkaroon ng sine adjournment ang Kongreso, natalakay na rin sa isang komite dito sa Kamara itong nga problema sa tubig sa bansa. At sabi naman ni Congressman Martinez, kung talagang lalala yung sitwasyon at hindi iba yung matutugunan at hindi mareresolba agad, posible na iyan ay maimbestigahan din dito sa Kamara. Ayan nga, Naomi, ay aabangan na lang din natin kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.